Hindi ko ito ginawa para lumubog ka. Ginawa ko ito kasi mukhang lunod ka na. Sa mga hindi nakakilala sa akin, ako yung friend ni Tim Sawyer. Since 2017-16, I think, sobrang tagal na. Hindi ko sure kung anong tone. Simula nung nag-start siya, pagdating niya dito sa Manila, nag-start pa lang siya maging social media artist. Nakilala ko siya by Ton Escol, best friend niya, which is dancer din. Kinupkup ko siya kasi wala siyang matirang nung dati sa Manila. Kasi galing siyang mag-endi, okay. Kinupkup ko siya kasi nga, walang-wala siya. Nag-start pa lang siya noon. Actually, wala pa yung YouTube niya, wala pa. Nag-viral na yata siya noon sa flight attendant. Pero, as in, wala pa siya, nag-start pa lang collection. Pinatira ko siya sa bahay, kinupkup ko siya. As in, parang tunay na magkapatid. Kasi, talagang sa bahay na siya nakatira. Siguro mga isang taon, wala siyang ginastos. Hindi ko siya pinagbayad ng tubig, ng ilaw, ng kahit anuman, pagkain. Alam mo yan, sobrang alam mo. Alam mo lahat ng paghihirap ko din. Alam ko din yung paghihirap mo nun. Marami din akong tinulungan yun. Kasi mga dancers, lalo na pag mga galing provinces, pupunta sa Manila pag may competition, may international competition, kung lalaban sa ibang bansa. So ngayon, may tinitiran ako na solo ko lang, na ako lang mag-isa. Kasi yun lang meron ako. Yun lang yung kaya kong i-share. Pagkain, madali lang. Kasi madali ang maka-discarte. Sobrang madali lang. Sa China, nag-invest lahat ng gamit itin. In-invest niya lahat. Camera, lahat, lights. Nag-dating sila, nag-rent sila ng condominium. Ngayon sa nagkaroon na sila ng bahay, which is, wala na ako dyan sa Pilipinas nung nasa abroad na rin ako. 2018 nag-abroad ako. So, ngayon nagka-iwa-wilay kami. At, sa mga yung tatanong kung bakit ko ito ginagawa. Ginagawa ko ito kasi, igan bilang malapit ba? Talagang, parang talagang magkapatid ako. Guway mo. Wala akong trabaho nun. Nag-show lang ako. Nag-gigig lang ako. Nakakaahon kami. Minsan meron siyang show. Pero hindi ako nakikihati. Wala akong hati kahit ano. Hindi ako nanghingi sa kanya. Wala. Kasi talagang, may mga mabubuting tao lang talaga minsan matunutunan sa amin. Sobrang, siyempre, masaya, nakakatawa. Kasi nga, may mga ganung klaseng tao. So ito, aminin na natin, lahat tayo apektado, which is nagkaroon ng COVID, lockdown, different areas, different countries. So ngayon lahat tayo, may financial problem, may problema sa pera, lalo na ngayon kasi talagang wala. As in, ako as an entertainer, walang events eh. Wala, as in zero. Zero talaga. Wala ako miss ng show. Start ng March. So ngayon ito, magbabayad ka ng bahay. Pagkain. Siyempre, mahirap ang buhay dito sa abroad. Sobrang hirap kapag wala kang pera, wala kang pambayad ng ipasang pag. Mapapadres ka. So ito nag-try ako. Ito lang, nag-try ako sa mga mangyayang ng pera. Kasi, nag-try ako kasi baka ako naman yung matulungan niya. Kasi dati, bro, alam mo yan, nagbibenta rin ako ng bakal. Alam mo yan, nagbibenta-benta ako ng bakal para na may pang-food tayo. May pang-foods tayo. Lahat, actually lahat ginagawa ko talaga. Para lang bang meron tayo. So ito, nagkaroon na nga ng COVID. So ngayon nag-try ako. Siyempre, parang kapatid ko yun. Diba? Hindi ako tatanggihan nun. Bakit ako tatanggihan nun? Ngayon, minessage ko siya. Sabi ko, bro, baka pwede mo akong mapairam ng gantong pera. 100,000. Ibabalik ko once na naka-ahon-ahon na ako, nagka-show na ako. Kaya nga ako nandito sa abroad, syempre. Marami akong dapat bayaran. Actually, may ano ako, may case pa ako. Kaya ako nandito. Kasi ito lang yung way ko para matuunan ko yun. Mabayaran ko lahat. Kumbaga parang ito talaga yung pinaka-way ko para maging maginhawa. Pero ito, nag-start pa lang ako. Nagka-COVID. Taya ko mga lang sa kanya. Tinakay ko, sabi ko, ganito, ganyan, na ibabigay ko din. Kasi talagang baka ako naman yung matulungan mo. Kasi ako talaga yung nangangailangan mo. Sobrang, wala talaga. Alam natin lahat ng events. Zero talaga.
kasi nga hindi pa rin mag-start yung mga events kasi nga may COVID. So ngayon, nag-aantay na lang din ako na naging normal ah, para makapag-show ako ng income, ang kabuhayan. So ito, nag-try ako. Go. I-message kita, magmakaawa na nga ako. Ako hindi ako, hindi ko sinusumbat. Sumama lang yung loob ko kasi sinasabi mo wala kang pera. Sinasabi mo, eto lang ang pera mo. Meron lang ako 10,000. 20,000. Ganun lang ang pera mo. Ang dami mong babayaran. Ang dami mong gato, ganyan. Sinasabi mo sa akin, oh, pwede mo naman sabihin kung hindi. Pwede mo sabihin kung hindi. Na ayaw mong magbayaran, ayaw mong tumulong. Di ba? Patay mo muna. Pero buo alam ko lahat, hindi mo ako mayisa, hindi mo ako maluloko. May pera ka. 1 million to 1.5 million per month ka sa Facebook. Hindi ko alam kung magkano yung YouTube mo, pero mas malaki yata yung YouTube mo. Wala, as in wala, wala akong ano. Wala naman akong karapatan eh. Wala din karapatan sumama loob ko. Pera mo yan, pinaghirapan mo yun. Pinaghirapan nyo actually ni Chief. Ang sa akin lang, sana magsabi kang totoo na, ay hindi, hindi kita mamagal. Kung mong sasabihin mo wala kang pera. Isa pa kung bakit ko din talaga ginawa itong video na ito. Oh. Asawa mo si Chini. May anak kayo. Buhatian mo. Huwag mong itago sa kanya kung magkano man yung pinakita mo. O bumili nga siya ng bahay para sa inyo, para maganda bahay mo. Diba? Sama actually talaga lahat. Hindi ka daw. Siya nagbigay ka daw ng pang-grocery 20,000 lang. Pero bumbil yung kinikita mo, sabi mo lang 2 million per month. Meron ka. Tulungan mo na lang buo kahit ako, kahit huwag mo na akong tulungan. Tulungan mo buo asawa mo. Asawa mo yan eh. Kasama kayo eh. Diba? Magkasama kayo sa hirap at ginawa, diba? Pero bakit pag pera nang pinag-uusapan? Labas si Chino. Ang laki na natin ang kinikita mo, bro. Tumulong ka sa asawa mo. Kahit hindi yun sa amin. Diba? Nag-umpisa pa nga lang tayo. Ano sabi mo? Ano pa sabi mo, bro, sa akin? Pag marami tayong pera, marami tayong matutulungan. Bro, ikaw nga natulungan mo ng pera. Diba? Parang hindi ka na nakakakilala, bro. Kahit ako hindi, i-ex mo ko, wala. Pero bro, asawa mo, papapirmahin mo pa. Nanginilang sa'yo ng 200,000, papapirmahin mo ba? Mahal mo ang asawa mo at ang atak mo, pero pag pera nang pinag-uusapan, iba na. Hindi ganun, bro. Kinakain ka, bro, ng sistema. Kinakain ka ng pera. Bro, gumising ka, hindi ikaw yung Tim Sawyer na nakilala ko noon, bro. Sobrang, napakasakin mo na. Sobra na, sobra pasakin mo na. Public figure kayo, social media artist kayo. Sige, ito. Sa likod nyo lang naman ako eh. Support-support lang ako, alam niyo. Ayoko kasi mag-pain kasi ako din, alam ko sa sarili ko na marami akong issue. Marami talaga. Sobrang dami kong issue. Kaya ayoko eh. Actually, ayoko talaga nito. Pero bro, kailangan mo talagang mamulat. Kasi lalong pag sumikat ka, sumikat ka. Na, paano bro, pag naging international artist ka? Asawa mo yun. Tulungan mo, bro. Tulungan mo siya. Magbayad ng bahay, magbayad lang. Sige, sabihin natin, sige, tumutulong ka. Pero, bro, hatian mo. Hatian mo, bro, asawa mo. Dalawa kayong gumawa niyan, eh. Dalawa kayo. Dalawa kayong nagpakahirap yan. Nagtitrending videos mo. Nawala yung videos niya, di ba? 25 million views. Binura ni China. Bakit? Sobrang sama ng loob sa'yo, bro. Napakasama ng loob sa'yo. Hindi mo ba naalala? Nung walang-wala tayo si China nandiyan yan. Bisyo, alak, sigarilyo, gamit mo, camera, kotse, lahat sa'yo na. Bro, ngayon kailangan ng tao yung tulong mo. Kahit hindi na kami mga kaibigan mo. Grabe, grabe na yung kahit ilang beses ko gusto na umuwi. Hindi ako makaka-uwi kasi wala akong pera, wala pa akong ipon.
Marami akong kailangan bayaran. Marami akong taong pinagkakautangan. Di lang utang sa pera, pati utang na loob. Yung mga taong tumulong sa akin noon. Kaya kayo, hindi ko sa sinisiraan si Tim. Pero po, gusto kong mamulat ka. Ay, hindi talaga. Pera. Hindi pera eh. Hindi pera yung talagang tunay na kaligayahan ng tao. Tulungan mo ba asawa? Kumikita ka. Sabi mo na 1.5 million per month. 2 million per month. Bigyan mo 500,000. Diba? Sa lahat ng video siya, ilang... Bro, ilan? Ilang million ka? $27,000 per month. $22,000 per month. Facebook pa lang yun, ha? Paano pa YouTube mo? Diba? Bro, kinakain ka, bro. So, ba, kinakain ka. Kinakain ka, bro. Ikaw, sumama na loob mo sa akin. Sige, sumama loob mo sa akin. Kasi ginawa ko itong video na to. Kasi kasiraan niya to, eh. Pero bro, itong katotohanan. Alam ko ba mag-asawa? Nagtutulungan. Ganda-ganda pa nun. Bibili tayo ng bus. Magbablog tayo. Magbablog tayo sa buong Pilipinas. Ipunin natin ang Pilipinas. Bumili tayo ng bus. Bro, parang pag nakakahawak na tayo ng malalaking pera, ba't parang nag-iiba tayo? Bro, hindi lang yun. Ikaw yung nasa taas ngayon, bro. Tulungan mo. Tulungan mo yung mga taong kailangan. Kailangan ng tulong. Lahat naman tayo apektado. Sinabi mo nga, lahat tayo apektado. Diba? Pero ikaw, bro, hindi kami naging apektado kahit kailan. Bro, ang laki ng hinihingi kami. Ang sa akin lang, bro, tumulong ka. Tulungan mo ba? Bro, tulungan mo asawa mo. Yun lang, tulungan mo. Bigyan mo ng ate. Diba? Kaya kayo, piliin nyo kung sino yung tunay. Yung taong kahit anong yaman, hindi masisilaw sa pera. Piliin nyo kung sino yung magiging tunay ng kaibigan. Yung taong mapagkakatiwalaan. Ganun lang. Diba? Mahirap, sobrang hirap. Mahirap pumili ng totoong kaibigan. Mas mabuti pa kanin wala tayong pera. Diba? Tiyo mo yun pag nagkakapera talaga.